Nats Vlog here. So today, gagawa tayo na saladang ampalaya. So gagawa po tayo ngayon ng saladang ampalaya. Nasa amin, ang saladang ampalaya ay hilaw ng ampalaya na titimplahan at kakainin. Tama po yung narinig nyo, hilaw ng ampalaya. So for the meantime, pupunta po tayo sa mini garden ni Mama para makakuha tayo ng ampalaya. So, andito po tayo sa mini garden ni Mama, kung saan lahat po dito ay fresh, organic, healthy, and delicious. So, ito po ang mga apple ni Mama. So, kung walang po, kuha po tayo. And ito po po. So, ito po ang apple na nakuha natin. Ito po yung mga ingredients na kailangan. Kailangan po natin ng ampalaya, ng sibuyas, ng kamatis, at ng calamansi and salt. So, yung kamatis, wag po siya maging masyadong ripe para po maging crunchy po siya. So, simulan na po natin. Uunahin po natin ang ating ampalaya. So, start na po tayo. Tatagalin po natin ang pans dito and ito. Then after that, haluin po natin siya sa gitna. O, sa mga kabataan na tulad ko, mahirap po kumain ng ampalaya dahil mapait po siya. Pero sa family po kami, pinapakain po kami ni Mama ng ampalaya dahil makikrunchy daw po ito. Pati na rin po ang kapatid ko na si Kiona, at the early age, pinapakain na po siya. So, ito po. Tatanggalin po natin siya ng kutsara. Scoop out po natin siya. Marami pong benefits ang ampalaya. Ito pong ginagawa ko ay madali po siya at hindi na po kailangan lutuin. Marami din po siyang benefits pa na iba. Kaya ng best remedy for diabetes. Fights high cholesterol. Cures kidney stone, helps reducing blood pressure, boosts immune system, healing blood disorders, and anti-aging. Tingnan po natin ang buto ng kamatis. So, meron pa po ako mga benefits na na-search ko po sa internet. Kaya na, prevents cancer, helps treating respiratory disorder, provides relief from gout. Yan, pinaslice ko na po kay Mama ang ampalaya, the rest of the ampalaya, dahil masyado makakapal na po ang aking slices. So, nagslice na din po ako ng kamatis. Now, gawin po natin ang ating sibuyas. Nagsigit na, and slice na din po natin siya yung pinsip. So, sa totoo lang po, nakakamiss po talagang lumabas. Pero, kailangan po natin mag-think twice, dahil hindi po natin alam kung nasa ng COVID, na kanina ang COVID. So, isipin din po natin ang family natin. Kasi kapag na-infect po tayo, baka ma-infect din po natin sila. So, malapit na po ang Pasko. Masarap po talagang mamasyal. Masarap po talagang mag-shopping. Pero, at this moment po muna, or this year, Pasko muna tayo. Kasi po, baka nga po magka-COVID tayo. So, unahin po muna natin ang ating health bago po sa any material things. So, mag-ingat po kayo lagi dyan. Paglalabas po, mag-suot po lagi kayo ng face mask, face shield. So, gawin na po natin ang ating pangalawang sibuyas. So, pagkatapos po natin, slice na pagsasamayin po natin dito, then titimplahan po natin siya ng calamansi. So, salamat nga po lang po sa 1K subscribers. Sa'yo na po ang pinaka-best hits na nabigay niyo po sa akin. Salamat po talaga sa lahat. So, slice din po natin siya ng piece. Then, after that, ilalagay na po natin siya din. So, remember, thin slices lang po. At huwag mga kapal. Okay, mix lang po natin siya. Make sure you wash your hands po na dapat po clean siya.
Next, hihiwalay po natin ang ating kalamansi sa gitna. So, yan. Isit na po natin. Yung nakita po yung buto. Dapat po, hihiwalay po natin siya. And after that po, inimix po natin siya. Then, lagyan po natin ng konting asin. Then, lagyan po natin siya. Then, i-mix po natin siya. Then, after that, ito na po. Ready na po siya at pwede na po siya kainin. Ito na po ang ampalaya. Masarap po talaga siya at masustansya. So, malapit na po magpasko. Eh, marami pong masarap na pagkain. Kaya, kanyari po, cake, lechon. Kaya, balansihin po natin to sa pagkakain po natin ng prutas at ang mga gulay. Isa na pong example dito ang ampalaya. Kumain din po tayo ng mga prutas, kaya ng mansanas, ng orange at iba pa po. So, samahan niyo po ulit ako mamaya dahil magla-live po ako. Kapag sumali po kayo doon, sasali ko po kayo sa short games na igagawin po natin mamaya. So, again, Merry Christmas po. May reason din po ako mamaya magse-celebrate because the birth of our Lord Jesus Christ. Ang pagse-celebrate po ng Pasko ay hindi po to ba sa material things, kundi ang kalooban nyo. Ang pagmamahal nyo po kay Jesus Christ. So don't forget to like, share, comment, and subscribe. See you in my next video.